Hi everyone, welcome to Solo Tech Reviews. So, naalala niyo ba guys yung mga time na naka-BlackBerry phone pa kayo or naka-Nokia phone na naka-QWERTY keyboard? Lumipas yung panahon, unti-unti nang nabaon sa limot yung mga ganong klase ng phone, yung mga ganong design na merong physical keyboard. Kaya napakahirap na humanap ngayon ng mga Android phone na merong QWERTY keyboard. Mabuti na lang, meron tayong UHz Titan na available ngayon. Pag-usapan natin. Okay, so before tayo mag-start guys, gusto ko lang i-remind sa inyo yung dalawang bagay. Una, abangan nyo yung buong details ng pag-purchase sa official merch ng Sulitech Reviews kagaya na nakita nyo ngayon na suot ko. Yung Team MediaTek, meron din tayong Team Snapdragon at Hybrid One shirts. So abangan nyo yung iba pang variant ng mga shirts kagaya ng kulay white, tapos iba yung kulay ng design. So abangan nyo na lang sa ating Facebook page, sasabihin ko doon yung buong details. At number 2 guys, yung thank you video ko, merong giveaway yon. Kasi chinek ko, hindi ako makapamili ng winner kasi halos walang sumali. Sayang naman. So, gagawin natin ay extend pa for a week yung giveaway na yon. So, kung hindi nyo pa napapanood yung video at hindi nyo pa alam yung mechanics, ilalagay ko yung link somewhere dito sa screen or ilalagay ko sa description box at ipipin ko rin dyan sa comment section para hindi nyo na makalimutan. At i-remind ko na rin pala yung 14,000 pesos na giveaway natin guys, kung maalala nyo pa. Yung winner hanggang ngayon ay hindi pa rin kami kinukontakt. So, hindi pa rin nakaklaim yung 14,000 pesos na cash. So, bibigyan natin siya ng another 1 week. Kung sakaling hindi pa rin niya i-claim yung 14,000 pesos na cash prize, pipili tayo ng bagong winner ng 14,000. Okay, so again guys, ito yung UHz Titan. Kung sakaling hindi pa kayo familiar, yung UHz, yung isa sa mga brand na gumagawa ng mga maliliit na Android phone. At sobrang surprising na gumawa sila ng ganitong klaseng Android phone. O nga pala, yung price nito as of making this video ay $344.99 or mga 16,700 pesos. So tingnan natin kung sulit ba itong UHz Titan. So, syempre, unbox muna natin to. Makikita nyo naman yung box niya na parang recycled na box. Tapos, merong UHz na branding sa harap. Sa gilid, makikita natin yung text na Titan. At sa likod, makikita naman natin yung top specs ng UHz Titan. Kasama na yung octa-core chipset. Hindi sinabi sa box, guys, kung anong chipset meron yung UHz Titan. Pero, naka-MediaTek Helio P60 itong phone na to. Pagkatapos, meron din siyang 6GB of RAM at 128GB of internal storage, 4.6 inches LCD screen na merong 1440x1440 resolution. Yung kanyang single na camera sa likod ay naka 16 megapixels, yung kanyang selfie camera ay 8 megapixels. Naka Android 9 siya out of the box at merong IP67 rating, so water and dust resistant siya. At meron siyang 6000 mAh na battery capacity at capable sa wireless charging. So, open natin yung box. So, document sleeve, imubungad sa atin. At sa loob niyan, merong SIM ejector tool, warranty guide, user guide, at extra na screen protector. Okay, ito na guys yung UHz Titan. At ang bigat ng phone nito guys. Tabi muna natin, mamaya natin pag-usapan yung overall design nito. So sa ilalim ng box, nandiyan yung charging brick na hindi pa rin fast charger. Meron din tayong earphones at lastly, USB-C cable. Okay, tanggalin natin yung plastic ng phone. Okay, wow, napakalapad din ng UHz Titan. At pero nang naka-install na screen protector dito, pero kailangan pa natin tanggalin yung nakalagay na protective film. Okay, so una natin pag-usapan ay yung design, overall design nitong UHz Titan. So, mapapansin nyo naman na napaka-rugged at talagang hindi na kailangan ng jelly case or anumang case nitong UHz Titan. Sa likod, makikita natin na meron siyang rubber texture. Sa gilid, meron tayong metal frame. At sa taas, meron tayong headphone jack. Sa kanan, volume rockers at power button. Sa kaliwa naman, nandiyan ang ating SIM tray. At meron tayong programmable key na merong red accent. Sa baba naman, nandiyan yung ating USB-C port. At sa likod, makikita natin yung single camera at yung LED flash. Tapos sa may bandang baba, sa likod, meron tayong UHz branding at speaker grill. Sa harap, yung nakikita nyong butas na medyo malalim ay yung proximity sensor na nasa loob ng UHz branding. At sa pinakagilid, yung ating selfie camera.
Siyempre, nandiyan din guys yung 4.6 inches LCD display at yung kanyang physical keyboard na merong microphone sa baba. Okay, konting feedback lang guys dun sa display or sa screen nitong UniHertz Titan. So, huwag natin kakalimutan na naka 1440p resolution yung UniHertz Titan. So, talagang napaka-sharp ng display niya. Pati yung mga icons, yung text, lahat guys, sharp, malino yung screen. Ang problem lang syempre dahil hindi maganda yung aspect ratio nito, hindi katulad ng mga aspect ratio ng mga conventional phones sa ngayon, eh mahihirapan ka ditong manood ng videos or movies. Ngayon puntahan natin guys yung keyboard, itong UniHertz Titan. So syempre naka QWERTY format tayo, at yung first row mapapansin ninyo na meron tayong shift button, recent apps button, capacitive home button na nagsiserve na rin as fingerprint scanner, back button, at alt button. Marami tayong pag-uusapan tungkol sa keyboard itong UniHertz Titan, pero balikan natin mamaya. So, yung size guys, itong UniHertz Titan ay, kagaya na sinabi ko kanina, napakalapad nito. Kung ikukumpara sa mga conventional na phone na, malapad siya. Kita nyo naman, no? Halos kasing laki na ng kamay ko. At bukod sa malapad to, may kabigatan din yung UniHertz Titan. To be exact, meron siyang 303 grams na weight. So, para magkaroon lang tayo ng idea, yung iPhone XR na ginagamit ko ngayon ay merong 194 grams na weight. So, parang isa at kalahating iPhone XR yung bigat nitong UniHertz Titan. Kaya dahil sa malapad at mabigat yung UniHertz Titan, imposible guys na magamit nyo to one-handed. At syempre, kung naka-QWERTY keyboard tayo, kahit naman yung mga maliliit na BlackBerry phones noon or mga Nokia phones na merong QWERTY keyboard, eh hindi naman talaga natin magamit one-handed kapag nagtatype tayo. So, okay lang. At kung maalala ninyo kanina, meron tayong button dito na merong red accent, yan yung programmable na key. So, merong idinagdag yung UniHertz dito sa Android operating system nila guys na tinatawag na Intelligent Assistance. So, pwede tayong mag-assign ng action para sa one press, double press, at long press. Pwede rin tayong mag-assign ng application. So, katulad ng ginawa ko, kapag dinouble press ko yung programmable key ko, ay magbubukas yung flashlight. Okay, so balikan natin yung QWERTY keyboard itong UniHertz Titan. At ito yung malamang na number one reason mo kung bakit gugustuhin mo bumili ng phone na to. Okay, so kagaya ng sinabi ko kanina, napaka-nostalgic at talagang bumabalik sa halala natin yung mga BlackBerry phones. Specifically guys, yung Passport, BlackBerry Passport. Halos ganun kalapad yung UniHertz Titan. So, expect mo talaga na magiging ganun na ganun sa BlackBerry phones yung experience dito sa UniHertz Titan. Pero sadly, hindi. So, merong limang bagay guys na nakasira sa typing experience ko dito sa UniHertz Titan. So, isa-isayin natin. Okay, kung maalala ninyo guys kanina dun sa first row ng QWERTY keyboard nitong UniHertz Titan, mapapansin ninyo na may kaisa-isang capacitive button dun at yun yung home button. Nakakasira yung experience kasi isipin ninyo, pipindutin nyo yung shift, pipindutin ninyo yung recent apps button, yung back button, at saka yung alt button. Tapos bigla-bigla, hindi nyo mapindot yung home button kasi nga capacitive siya. So medyo, kailangan mo ng matinding muscle memory dito. Number 2, yung shift tsaka yung alt button nasa first row. Kung maalala ninyo yung BlackBerry QWERTY keyboard, yung shift tsaka yung alt button nasa baba. So madali natin silang maabot. At kahit yung mga virtual keyboard natin ngayon sa mga Android phones natin, talagang yung alt tsaka yung shift nasa baba ng keyboard. So again, kailangan mo na naman ng muscle memory dito sa UniHertz Titan. Number 3, yung kanyang numpad or yung number keypad ay nasa kanan, wala sa kaliwa. Again, kung maalala natin yung BlackBerry QWERTY keyboard, yung numpad ay nandun sa kaliwa. Number 4, yung kanyang spacebar. Yung spacebar nitong UniHertz Titan guys, napakaliit para sa isang spacebar. Sana pinalapad pa nila ng konti para hindi tayo maabala habang nagtatype tayo. At lastly, medyo nakulangan ako sa pagka-tactile nung keypad niya. Alam niyo, hinahanap niyo yung feel kapag pinipress niyo yung bawat key sa keyboard ng mga BlackBerry phones. Hindi ko mahanap dito sa UniHertz Titan. Pero again guys, kung matagal niyong gagamitin yung UniHertz Titan, matitrain yung ating muscle memory, eh makakabisado rin natin yung mga location ng bawat key sa kanyang QWERTY keyboard. So, darating din yung time. Hindi agad-agad. Darating yung time na masasanay din tayo. At para ma-maximize natin yung paggamit sa kanyang keyboard, papasok na naman guys yung Intelligent Assistance na dinagdag nila dito sa UniHertz Titan. So, isipin nyo, napakadaming keys. At bawat isa sa mga keys na yan ay pwede tayong mag-assign ng application na pwedeng buksan. So, for example,
yung Google Chrome ay inassign ko sa isang key na kapag nilong press ko, magbubukas yung Google Chrome. Pwede rin sa isang tap lang, magbubukas yung application. So, pwede tayong mag-assign ng dalawang application sa bawat key. Isang short press at isang long press. Pagkatapos, yung kabuuang keyboard ng UniReach Titan ay capacitive din. Kasi pwede natin gamitin yan para mag-browse tayo ng mga applications kagaya ng Chrome browser o ng mga social media applications. Ngayon, pagdating naman sa operating system, napansin din natin kanina na out of the box, naka-Android 9 pa rin siya. Medyo disturbing yun guys kasi mostly, yung mga bagong phones ngayon, naka-Android 10 na. Pwede sanang i-update agad-agad ng UniHertz yung operating system nitong UniHertz Titan, pero hindi nila ginawa. Until now, April 5, 2020 pa rin yung last security patch niya. So, medyo mag-aalala ka din pagdating sa security mo habang ginagamit mo itong phone na to. Ngayon, para mabigyan tayo ng idea sa overall performance itong UniHertz Titan, ang kanyang AnTuTu benchmark score ay 174,543. So, saktong-sakto lang, mid-range performance talaga meron yung Titan. At talagang eksakto lang guys yung Helio P60 para mag-perform na maayos yung phone na to. Isipin niyo guys ha, nakaya ng Helio P60 yung 1440x1440 resolution na hindi biro talaga guys yung dami ng pixels. Ngayon, pagdating sa gameplay, kung sakali na gusto natin maglaro dito na hindi ko ina-advise, eh tingnan ninyo yung experience ko sa Asphalt 9. So kapag in-open natin yung Asphalt 9, kailangan pa nating i-turn patagilid yung UniHertz Titan na medyo hindi maganda sa pakiramdam at hindi rin maganda sa experience kasi ang layo na ng lalakbayin ng thumb mo. Mabuti na lang, papasok ulit guys yung intelligent assistance nitong UniHertz Titan. So sa intelligent assistance, meron tayong tinatawag na rotation control. I-select lang natin sa list ng application yung Asphalt 9 or yung game na gusto nating i-force yung rotation. So this time yung Asphalt 9, tapos force portrait. At makikita ninyo kapag binalikan natin yung Asphalt 9, hindi na natin kailangan itagilid yung UniHertz Titan. Pero again, hindi pa rin ganun kaganda experience kasi makikita ninyo na medyo cropped na yung size ng Asphalt 9. Alam niyo kung anong eksakto na game para dito sa UniHertz Titan? Emulator. Kagaya ng makikita ninyo, sinubukan kong mag-install ng GBA or Game Boy Advance emulator dahil pwede tayong mag-assign ng action sa bawat key. Kaya makokontrol natin yung mismong game gamit yung physical keyboard ng UniHertz Titan. Okay, so dun tayo sa battery performance nitong UniHertz Titan. So meron tayong 6,000 mAh na battery capacity dito at sa test na ginawa ko, umabot ng 12 hours and 35 minutes yung kanyang screen on time. Hindi na masama para sa naka 1440p na phone. Ngayon pagdating sa charging time, binantayan ko siya from 18% pero after 3 hours, hindi pa rin napupuno yung UniHertz Titan. So ganun katagal i-charge yung phone na to. So pag-usapan natin kung sulit ba yung UniHertz Titan for 16,700 pesos as of making this video, ayun yung price niya. So para sa akin, kung naghahanap ka ng Android phone na merong physical keyboard na medyo updated yung specs, eh baka magandang option sa'yo yung UniHertz Titan kasi yung BlackBerry medyo nag-pause muna sa paggawa ng phones. Although sa darating na taon, sa 2021, merong rumors na baka mag-release sila ng mga bagong lineup. Pero syempre, alam naman natin na kapag nagpresyo ng phone, yung BlackBerry, hindi rin biro yung presyo. Talagang mahal din dahil sa security na nilalagay nila sa mga phones nila. So kung medyo kailangan na talaga natin ng phone na mayroong QWERTY keyboard, magandang option yung UniHertz Titan. Pero syempre ha, kailangan ninyong isipin mabuti kung talagang need nyo ba yung ganitong phone. Kasi baka kapag nahawakan nyo na, hindi pala ninyo talaga kailangan ng physical keyboard, baka ma-disappoint ka sa experience. Kasi ako, hindi ganun kaganda experience ko or yung typing experience ko dito sa UniHertz Titan. So kayo ba sa tingin nyo sulit yung UniHertz Titan para sa price niya? Paki-comment dyan sa baba. Okay, sa yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood. Please don't forget to like, comment, and subscribe. At i-click na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating videos. At huwag niyong kakalimutan guys yung giveaways natin dahil medyo madami-dami ibibigay nating mga gadgets. So yun muna, maraming salamat ulit sa panonood para sa samat sa aring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.